Welcome back sa Tambayan ni Pabebs. Again, this is Mami Teen. Alam ko kung bakit ka nandito sa channel ko ngayon kasi gusto mong matutunan, Lord, ang mga reels content na iyong ina-upload. Kung bago ko pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload. Simulan na natin. Mag-open tayo ng Chrome. Then, search natin YouTube Studio. Kailangan meron na tayong Gmail at saka YouTube channel. Then, continue. Then, sa left side, dito makikita nyo marami tayong option. Dito, open natin yung ating content, yung mga videos na ating ina-upload. Ayan. Papasilip ko sa inyo. Ito yung kay Donna Lynn. Makikita nyo dito mga naka-blurred. Ayan, ayan. Tapos, hanap tayo kung ano yung gusto nyong i-blurred. Ayan. Kailangan din papalitan natin itong descriptions natin at saka yung ating title. Kung ano man yung gusto nyong title na parang searchable siya. Sa ngayon, kung gusto nyong, kung hindi pa kayo mag-a-apply for monetization, okay lang na ganyan lang yung title nyo, thumbnail nyo, and descriptions nyo. Pero kailangan, pag mag-a-apply na kayo ng monetization, kailangan na-edit nyo na yung mga title nyo. Descriptions at saka thumbnail. Yan, kung mapapansin nyo rito, mukha na namin yung mga nakalagay dyan sa thumbnail at saka yung aming mga title is educational na. Yan. Diba? Pero kahit hindi naman related yun, pwede naman yung related yung title dun sa kung ano yung content, pero malayo, basta makikita lang na at least binago mo yung ano mo, na hindi ka nangopya sa iba, diba? Tapos, yun nga, kailangan i-blur kung mapapansin nyo dito, diba? Yan, realistic daily routine, kwentong hulu-sulu, pero yung content na yan is tungkol naman sa mga nagbabarilan, yung mga ganon, yung tungkol sa pagpatay sa hulu-sulu, diba? At least, yung title, kunwari, nagkikwento ka, or parang may sense yung, ano mo, hindi yung kinopia mo rin yung title, kung saan kinuha mo yung content. Then, yung description, hanggat maaari, tanggalin na rin natin yung mga tags, kung saan mo kinuha yung mga content mo. Kasi, natatrace kasi ni YouTube yun, kaya kailangan babaguhin mo rin. Ayan, yung parang may sense din na talagang nag-e-effort ka. Ayan, diba? Pinalitan ko na rin. Iniisa-isa ko na yung aking channel. Then, papakita ko na sa inyo kung paano mag-blur. Na-blur ko na yung iba, papalitan ko na lang din ng title at saka ng description. Iniisa-isa ko, nag-start muna ako sa baba bago dun sa taas. Then, sayang naman kasi kung magdi-delete ka ng content. Diba? Kung pwede naman i-edit. Wala naman siyang in-specify kung alin dyan yung reuse content mo. So, ang ginagawa ko, lahat na lang ng kinopya ko sa iba, yun na lang yung ine-edit ko. Lahat, description, title, and thumbnail. Yan. Sayang kasi kung magdi-delete tayo, mababawasan din yung watch hour. Yan, ito. Ito ang blurred natin. Then, click natin itong editor. Ito na siya, blur parts of your video. Pwede ka rin maglagay ng sounds, pero pag naglagay ka ng sounds niya, mawawala yung boses nila. Kaya maganda, pabayaan na lang natin yon. And then, ito, pwede nyo click itong plus, o kaya ito yung gitna. O, may option dito, blur, face blur, o kaya custom. Pag hindi lumalabas yung face, ibig sabihin, wala siyang option ng ganun. Magmamanual ka na lang, i-custom mo na lang. Yan. Diba? Ako, ginagawa ko, pwedeng oval, rectangle, track object, or fixed blur position. Ako, madalas kong ginagamit itong fixed blur position. Yan. Then, nasa sa inyo kung gusto nyo yung oval or rectangle. Ako, rectangle na lang para lahat. Nadadamay na siya. Yan.
Then, adjust-adjust lang. Then, adjust-adjust lang natin. Medyo mahirap kasi pagka naka, hindi siya naka 16 point ano, ipang YouTube, ano. Ayan, pagka yung ganyan lang kaliit yung screen. Then, dito natin i-adjust yan sa oras. Gagawin nating 00 para lahat siya. Pagka si face blur, lahat ng mukha niya, mabablur na siya. 7:31:17. Ito yung pinaka last part ng gandulo natin. Hindi rin siya pwedeng saktong kung 7 ano, kailangan mag-a-adjust ka kasi magre-red 'yan. 'Di ba 17, gagawin mo siyang 16. 'Yan. Okay. Tama naman siya. Okay, mabababa na daw tayo. Sige. Diba? We're going to head now and yeah, going to the sasakyan. Ang ganda. Then check natin mula umpisa. Yan. Para safe, ilahat na natin kasi masyado matangkat si subject. Then, yan. Op, may nakawala. Okay, baba natin. Para safe tayo. Then, up natin ulit. Adjust. Yan. Diba? Ayos to kasi, lalo na sa mga newbies na katulad ko na mag-a-apply ng monetization dito sa YouTube, diba? Para ma-monetize. Kailangan gawin natin to kasi meron nga tayong reuse content. Wala naman sinabi sa YouTube kung alin sa content natin ang reuse, diba? Para maging safe lang tayo, ganyan yung gawin natin. So, okay na. Gawin natin sa save na natin. Check lahat, then save. Click na natin yung blur position. Papakita ko na sa inyo kung paano yung face blur. Mas madali siya kumpara sa custom. Ayan. Lumabas na yung mga mukha nila. Ibig sabihin may option na tayo na para gamitin yung face blur. Then, select all, then apply. Ayan. Then, okay na siya. Save na natin. Thank you for watching mga katambay. Sana may natutunan kayo sa akin ngayon. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para laging updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Bye!